Magandang gabi sa iyo. Ngayong buwan ng mga kaluluwa, maririnig ninyo ang mga kwentong magbibigay sa inyo ng kaba, kilabot at takot. Kaya't ano pa bang hinihintay natin? Handa ka na bang kabahan? Ang tindahan. Hello sa lahat. Ako si Jericho. Gusto kong ikwento sa inyo yung karanasan ko nung teenager pa ako nung sa probinsya namin sa Iloilo. Hindi ko lang alam kung nakakatakot ito para sa inyo. Pero para sa akin, hindi talaga ako pinatulog nito ng ilang araw. Siguro mga 14 years old ako nito. Ang palagi naming gawain o ng mga kaibigan ko, pag walang pasok sa school, magbabike kami. Tapos may hinihintuan kaming tindahan kung saan kami bumibili ng soft drinks. Tapos nagmimerienda kapag tapos na kaming magbisikleta. Nung araw na yun, dalawa lang kaming nagbike ng kaibigan ko kasi yung iba naming kasama, hindi pwede. Okay lang naman sa amin yun. Nakagawian na din kasi namin, kaya itinuloy na. Pagdating namin doon sa tindahan, nagulat kami kasi may nakaburol doon sa loob. Nagdahan-dahan na lang kaming tumapat doon sa tindahan at saka bumili. Lumabas naman yung matandang laging nagbibili sa amin doon. Alam na nga niya yung kailangan namin kaya hindi na namin kailangang sabihin pa. Basta nakita na niya kaming may dalang bisikleta, maglalabas na yon ng soft drinks. Pagkaabot sa amin, tinanong niya pa kami kung nasaan daw ba yung iba pa naming mga kasama. Sabi naman namin, hindi sila pwedeng lumabas, kaya kaming dalawa lang. Lumabas na yung matanda sa tindahan. Mga 2 minuto siguro, pumasok sa loob yung anak niyang lalaki. Nakikita din namin yun doon kasi siya yung laging namimili ng mga panindan nila. Tinanong kami kung nakabili na daw ba. Di sabi naman namin, oo. Sumunod niyang tanong kung sino ang nagbenta. Sabi naman namin, yung matanda. Parang nanigas sa gulat yung lalaki sa tindahan. Tapos tinanong kami kung totoo ba at kung nagbayad na daw ba kami. Sabi naman namin, oo. Inabot namin yung bayad dun sa matanda. Yung mga sumunod naming narinig ang hinding-hindi namin makakalimutan. Tinanong na namin kung sino ba yung nakaburol. Takang-taka lang siyang tumingin sa amin at sinabing, yung nanay namin, yung nagbenta sa inyo kanina. Para kaming nalunod sa kawalan sa narinig namin ng kaibigan ko. Hindi na kami nagsalita pa at inilapag na lang yung bote ng soft drinks sa harapan ng tindahan. Wala talagang kumikibo sa amin noon, pati yung anak ng matanda. Habang pauwi na kami, nag-uusap din kami kung bakit kaya bukas yung tindahan. May burol. Hindi pa siguro alam ng matanda na patay na siya, kaya nagtitinda pa din. Sobrang kilabot yung naramdaman namin ng kaibigan ko na hanggang ngayon, hindi pa din namin makalimutan. Ang nagmamasid na kaluluwa. Magandang gabi. Tawagin niyo na lang akong Orlando. Gusto ko sanang ibahagi ang naging karanasan ko nang minsang samahan ko yung uncle ko na contractor na gumawa ng isang cabinet sa isang bahay dito sa Maynila. Gusto kasi nung may-ari na nakafix yung cabinet sa pader. Kaya ang gagawin namin nun, babaklasin namin yung luma para madispose. Tapos ikakabit yung ready-made na modular cabinet. Linggo kami pumunta noon para nandoon sa bahay yung may-ari, pati yung pamilya niya. Okay naman lahat kasi mabait naman yung may-ari ng bahay. May pamiryenda pa. Bale, 3 kaming nandoon. Yung uncle ko, ako, tsaka yung isang trabahante niya.
Habang gumagawa kami, may lumapit sa amin na matandang babae. Hindi namin siya nakita nung dumating kami doon. Pero dahil matanda nga, edi binati namin siyempre. Nakatingin lang siya sa amin noon at dahil parang nagkakatitigan lang kami, eh nagsalita na yung uncle ko. Ah, ang ganda ho nitong lumang cabinet nyo no. Baka luma pero maganda ang disenyo. Nangiti lang yung matanda tsaka lumakad palabas. Eh di kami, parang okay. Sige, tapos nagpatuloy na kami sa paggawa para matapos na kaagad. Nagtaka lang kami kasi nagpabalik-balik yung matanda sa loob. Pero wala namang sinasabi sa amin. Hanggang sa yung may-ari na ng baha yung pumasok sa loob ng kwarto para tignan yung ginagawa namin. Siyempre, hindi na naiwasan ng uncle ko na magtanong. Ma'am, sino ho pala yung matanda niyong kasama? Kumunot yung noo ng may-ari sa pagtataka. Sino hong matanda? Yung matandang babae ho. Nanay niyo ho ata eh kanina papabalik-balik dito sa loob. Nanlaki lang yung mata nung may-ari sa narinig niya mula sa uncle ko. Kami namang dalawang kasama. Tuloy lang sa paggawa pero siyempre nakikinig pa din kami sa usapan nila. Wala naman kaming kasamang matanda dito. Ay, meron ho. Kanina pa pumapasok. Maliit lang ho na matanda tapos nakapusod yung buhok. Pagkarinig nun, sinabihan kami nung may-ari na maghintay muna tapos lumabas siya. Pagbalik, may daladala na siyang litrato. Siya ba yun? Ay oo, siya nga. Hindi to pwedeng mangyari. Kasi 5 taon na kasi siyang patay. Biglang nagtayuan yung mga balahibo namin sa kumpirmasyong narinig mula sa may-ari. Ganun ho ba? Baka napapagod lang kami. Yun na lang yung nasabi ng uncle ko dun sa may-ari. Halatang halata din yung takot ng may-ari sa narinig niya, kaya pinagmeryenda niya kami agad. Hindi na namin natanong pero baka kasi sa matanda yung cabinet na yun, kaya siguro nagbabantay siya habang nagbabaklas kami. Natapos naman yung pagkabit ng bagong cabinet pero hindi na din kami nagtagal doon at umalis na. Multo sa labas ng kusina. Magandang gabi. Tawagin niyo na lang akong Marie. Gusto ko lang ikwento ang mga kababalaghang naranasan namin nang minsan kaming magbakasyon sa Baler Aurora. Ang inaakala naming masayang bakasyon ay magiging isa pala sa mga pangyayaring magbibigay sa amin ng matinding kaba. Summer yun ng 2011 nung magdesisyon kami ng mga kabarkada ko na magpunta sa isang beach resort sa Baler. Napakaganda ng dagat doon at talaga namang nakaka-relax kahit makita mo lang yung dagat. Yung bahay na narentahan namin, ilang minutong lakad lang mula sa dalampasigan. Kaya sulit na sulit din yung lugar na yon. Mura na. Maganda pa ang lokasyon. Malapit lang naman ang Baler sa Maynila at kayang biyahihin ang sasakyan lang. Dapat kasi nun, sa Batangas kami o kaya sa La Union. Pero nagsawa na kami kasi sa 2 lugar na yun kami palaging nagpupunta kapag bakasyon. Kaya nung taon na yon, gusto naman naming maiba. Dumating kami ng paggabi na. Kaya naisipan na lang muna naming ayusin ang mga dala namin at maghanda na muna para sa hapunan. Isa ako noon sa naatasang maghanda ng hapunan kasama yung isa pa naming kaibigan. May kusina naman yung bahay pero naisipan na lang naming hugasan yung mga karne sa labas kasi medyo maliit yung space sa loob ng kusina. Yun na siguro yung isa sa mga maling desisyong ginawa namin nung gabi na yon. Nagsalansa na kami ng karneng pang-ihaw sa labas nang bigla akong may napansing figura ng isang babaeng nakaputing t-shirt na nagtatago sa likod ng isang puno. Kaya kinalabit ko na yung kasama ko kasi baka namamalikmata lang ako noon. Uy, tignan mo. Ano yon? May tao ata sa gilid. Madilim na yung parte na yun ng bahay kaya abot ang aninag namin doon sa babae. Sinabi na lang nung kasama ko na huwag na lang naming pansinin at baka residente lang yun doon
na pinapanood kung anong ginagawa namin. Nang matapos na kaming mag-ayos, nagsimula na akong magluto habang yung kasama ko naman ay nag-aayos ng lamesa sa labas pati nung mga kubiertos. Takang-taka lang talaga ako noon kasi kapag tumatalikod ako sa lamesa kung nasaan yung mga gamit, naririnig ko na parang may gumagalaw ng mga plato tsaka mga plastic na lalagyan. Kaya napapatingin din ako. Isa pa, kinakabahan din kasi ako baka may nakapasok na pusa o kaya aso tapos kunin yung mga pagkain doon. Pero kapag nililingon ko naman, wala naman ako makitang tao. E di hinayaan ko na lang. Pero unti-unti na palang umaakyat sa katawan ko ang kaba nang hindi ko namamalayan. Yung itsura kasi nung kusina na yun, maliit lang talaga. May isang lamesa sa gitna na pwedeng paglagyan ng mga lulutuin mo. Tapos yung gas range naman, nasa pader katapat ng maliit na bintana. Parang butas lang sa pader yun na labasan ng usok. Pero yung butas na yun, saktong-sakto yun sa level ng mata ko. Kaya kitang-kita ko yung nasa labas. Habang nagigisa na ako nun, lagi ako napapatingin dun sa bintana. Napapraning kasi ako eh. Madilim na din kasi sa labas. Nung biglang tumigil yung mga gumagalaw sa likod ko, nagulat na lang ako nang may isang aninong biglang dumaan dun sa bintana. Hindi naman siya buong tao pero yung tuktok lang ng ulo niya yung nakita ko. Akala ko nga nun, isa sa mga kaibigan ko yun, kaya tinawag ko. Pero walang sumagot. Maya-maya pa, bigla akong nakarinig ng parang umiiyak. Nagtaka talaga ako noon kung saan ba nanggagaling yung tunog. Kaya yun na naman, tinawag ko na naman yung mga kaibigan ko. Pero wala namang sumasagot sa kanila. Naririnig ko din yung mga tawanan nila sa labas. Kaya sigurado akong nandoon silang lahat at wala sa harapan ko. Nagdahan-dahan akong umatras noon mula sa niluluto ko kasi baka magulat ako at maibuhos ko yung mainit na mantika sa katawan ko. Habang palayo ako ng palayo sa maliit na bintana na yon, unti-unti kong napapagtantong doon ang gagaling yung pag-iyak. Kitang-kita ko na may mga kamay na kumakapit dun sa bintana. Hindi na talaga ako makagalaw sa takot noon na para akong nakukulong sa ibang dimensyon. Sumigaw lang ako ng sumigaw hanggang sa nagtakbuhan yung mga kabarkada naming lalaki sa kusina. At yun, nahimasmasa naman ako. Kwinento ko ang mga nangyari at napagdesisyonan na yung mga lalaki na lang ang magluluto. Siguro na pagkatawaan kami nung naguhugas kami sa labas, kaya ganun yung nangyari. Matapos naman nun, wala nang mga kakatuwa pang kaganapan. Pero isa ito sa mga karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Maraming salamat sa pakikinig ng mga kwento natin ngayong gabi. Happy Halloween sa ating lahat. Ito na ang holiday na gustong-gusto ng mga horror narrators, no? Bale, ngayong November 1, 2, and 3, may mga uploads tayo, may stories tayo para naman may mga papakinggan tayong lahat ngayong Halloween. At kung syempre bawal pa rin pumasok sa mga sementeryo, meron tayong mapapakinggan. Kung may mga karanasan kang nakakakilabot, huwag nang mag-atubiling ipadala yan sa atin. Lahat ng links ay nasa description ng video na to. Huwag din kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Isa pa ay i-share ang ating mga videos na talagang makakatulong ng malaki sa ating channel. Yun lamang, magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.